Wala akong maiisip na magandang intro. Pero para mabilis, eto si Justin. Tropa natin yan. Solid. At ito ang kanyang Keyway Cafe Racer 152. Legit na cafe racer. So nasangkot siya sa akin. At ito ang nangyari sa motor. After nun, naisip niya gawing chopper ang motor niya. At tungkol dito ang video na ito. Kaya, intro! Alright guys, ngayon isang project bike na naman ang ating i-feature and nandito tayo ngayon sa Valenzuela para sa bike na to and syempre I think kilala nyo naman na sino mga experts sa gumagawa sa mga ganitong bike. Kasama natin ngayon si Joma, yan, right? So guys, i-explain ni Joma kung anong mga binago dito sa motor na to and ano bang mga pwedeng makita natin dito. So yun. Yo, what up? Magandang araw. So unang-una sa lahat, hindi ako expert. Nang bola pa eh, no? First things first, this is a Euro Keyway CR152. Ito pa yung stock engine, yung hubs, fork assembly. Pero, James, di ba? Ito kasi guys, galing to sa aksidente kaya siya naging getong build. So, ang owner nito si Justin. And naisip niya, bobber chopper na lang natin. Ano ba talaga? Bobber chopper o jap? Iba kasi tawag dito. Japanese bobber. Japanese bobber, okay. Pero for me, ano siya? Softail chopper. Softail chopper, okay. Kasi yung approach niya eh, kung ikaw compare mo sa stock, yung angle ng steerer tube is hindi na same dun sa stock. Mm-hmm. Dahil nag-lowered tayo ng suspension, ganyan. Binago na natin yung chassis, tapos tabas-tabas. So, yeah, mukha na siyang softail chopper. Softail chopper. Yun yung approach ng style niya. Pero bakit tinawag na ano, na Japa, paano ba nila na distinguish yung mga ganun? Yung iba kasi, ano eh, nakikita nila sa most na gawa ng Hapon. Ah. Kaya tiyatago ng Japa, ganun, kung saan nila mas madalas nakikita. Parang may pagka-bozo, ganun, no? Dito naman, in-execute ko lang naman yung style ko. Hmm, okay. So, anong mga unang papansin natin dito sa from Keyway, no? Actually, cafe racer nga ito nung una eh. Oo, cafe yan. Cafe racer talaga. Una, dito muna tayo sa harap. Okay, dito sa harap tayo. Pinaka-common na tanong ng bayan, tol. Pinaka-common. Ano ang tire size? Yan ang pambansang question. Oo, ano ang tire size? Ano ang rim size? Okay, i-expose ko na. 3.0 by 21 na straight line tires, tapos 1.60 by 21 na SPD rims. Ah, okay. Yan ha, okay, tandaan 1.60. Niya. Oo. Yung guys, tapos ito. Straight line tires na 3.0 by 21. Anong brand to? Wala siyang brand specifically. Pero nasa bobbers and choppers community yung nagbebenta. Ah, okay. Ito LED na Eagle Eye. Oo, Eagle Eye. Pero yan yung signal lights niya. Tapos bottom mount na headlight, dito yung mounting sa ilalim pero naka-top mount. Ayun, instead na sa ilalim, no? Gumawa siya ng bracket pa ganun. Tsaka mas malinis nga naman tignan pag nakahang. Yung sa handlebar, custom made. Tapos riserless. Parang nag-weld siya ng paganito. So instead na lifter, kasi mas malinis nga naman tignan yung ganito. Ayan, ganyan kinalabasan niya. Yun, sinarado ko yung... Kasi yung stock nito may butas eh. Ah, ibig sabihin naka-weld siya dito sa butterfly? Hindi, sinarado ko yung butas ng butterfly. Ah, okay. Oo nga, no? Ayan. Tapos, switch. Sa handle switch. Yun, ito pa. Nabanggit ko kay Joe, manlinis ng ganitong ano, style. Yan, domino switch. Pang tie look. Yung mga hater ng tie parts dyan. Ayun na. Magagamit din natin yan. May mga, nagaganon ba talaga? Nag-comment na hate nila. Oo, meron, meron. Ito, push start ng, ano to eh. Sa mga adventure bikes, usually to eh. Yung pang passing light. Mm. Nakalagay sa, pang passing light ng mga dagdag nila na ilaw, mga auxiliary lights. For... Pero kasama to? Kasama to sa ano? Nakadikit talaga siya dito sa ganyan? Kasi kung ako, ganyan na lang kakabit ko sa akin. Mas gusto kong ganyan eh. Passing light switch. Passing light switch, okay. Na lever mount. Ayun guys, ito yung ilagay nyo kung gusto nyo malinis yung handlebar. Kasi kung titignan nyo, kapag tinanggal yung stock, parang para sa akin napaka-minimal nung ano, design niya. Throttle. Pang Honda Wave. Quick throttle ng Honda Wave. Ah, hindi to quick. Stock. Stock lang talaga. Kasi pag yung quick throttle, masyadong madaming... Parang bulky. Bulky, oo. Nakagayan dito. Kasi natin mas simple, mas minimal. Minimal, okay. Yes. Stock to yung shock, di ba? Stock. Oh, stock front suspension. Ito pa. Yung itong stock front suspension na to, di ba, na-accidente si Justin. Oo. Nagkaroon ng damage to. So, na-repair naman natin. Pero ang tama nito. May damage okay. Siya sa isang side. So, tagas siya dinala dito. Tsaka
ito pala, James, oh. Yung alinis kapag ganito yung wiring. Naka-organize siyang paganyan. Kung tawagin nila yung PET. Ito, itong parang harness na to. Harness cover. PET harness cover yan. So, yung iba, may makikita niyan sa Shopee, Lazada. Pero ilang oras mo nga ito, ano? Winiring? 5 hours. 5 hours. Putik na yan. From scratch. Mm. Kasama na yung, yan, yung cover ng harness, ganun. So, wala nang ano dyan, wala nang stock dyan. Kaya napaka time dedicated talaga kapag nagbibuild ka ng mga gayetong setup, eh, no? Moving forward, yan. Ito yung tank, eh. Ah, Sportster pala to. Sportster tank. Pero hindi talaga siya pang Sportster, ah. Sportster inspired. Pero guys, hindi ko alam kung nakikita sa camera. Pero kapag naaarawan siya, ang ganda ng reflection niya, eh. Tatry kong habulin sa edit. Pero yan, eto. Ito itsura niya. Anong tawag sa ganitong ano, style ng painting? Holographic black. So, sa dark na lugar, madilim. Hmm. Black lang siya. Pero pag nag-pop up yung araw, yan, nagre-rainbow. Pero ilang kulay ito? Bali, tatlong layer yan, eh. Powder coated yan, bro. Ano na tayo dito sa shop? Dati kasi yung regular paint lang tayo. Tumitira talaga yung ganito. Move na tayo sa powder. Mm. Kasi mas maganda yung quality. Oo, nakita ko nga yung ano nyo dun, oh. Yung pang-powder. Sa upuan, ito. Ito, ang humulma nito, ikaw na talaga. Yan, so, handmade. Cover lang ang pinapagawa ko sa labas. Kasi hindi ito. Naman ako mananahi. Pero ang lambot nyo. Pero bumabalik. Yun nga nakakapagtaka. Merong malambot na pag pinindot mo, lubog talaga. Kasi ito parang sa mamon. Kasi ako, may pagkamaarte ako sa materialis. So, yung foam niyan, high density foam na hindi nabibili locally dito. Mm. Kaya nagtataka yung iba bakit daw ang mahal ng gawa ko sa upuan. So, yeah, ayun, yung seat cover, Italian leather 'yan. Shit. Tapos yung sinulid na gamit, nylon. So, hindi tayo gumagamit ng maninipis na sinulid para hindi masira yung texture ng leather. Dalawang layer yung foam natin. First layer niya, yung pinaka nakadikit ganun sa seat pan, polyurethane foam na parang rubber. Then yung second layer niya is high density foam na. Yan yung output. Pero ano to, pinapasok pa rin to ng tubig, hindi na. Papasukin at papasok. Kasi ano eh, kahit lagyan mo siya ng plastic. Pag yung lalo na yung makinarya ng mananay, malakas. Malaking butas. Oo, malakas magbutas yun. Kahit guys, yung tapalodo na pinagpapatungan na ito, yan, ganun din yung pagkaka-powder coat. Tapos ito yung chassis niya. So, saan pala nagsimula yung ano? Yung pagputol mo sa chassis? Tabas. Tabas muna. Tabas ng mga tabs. Mula dito, hanggang dito. Yung tinabas. Tapos yung putol, mula dito. Ayun, ito. Dito, kita dito. Mula dito, yan, pataas. Kasi ang kadalasan naging problem nga nung iba kapag nag-cut na lang dito, parang tatama na masyado sa gulong. Foxtone pala itong likod, no? Oo, kasi nagpa-budget cut. Ubra naman kasi. Ubra naman na yung present na gulong. So, why not, diba? Mm. Ito yung galing sa cafe racer niya. Okay. Yung nakatipid pala siya din sa partner. Tapos nung gumaba siya, ang shock na ginamit nyo naman. Pang ano yan eh, pang Yamaha Krypton, pero magpapalit pa rin kami ng ano, ng mas mahaba kasi masyadong maikli. Kung papansin nyo, may lifter. Oo, so, para 1 millimeter. Yung tinaas ng lifter. Tapos yung shock, 255mm. Napakababa nga nito. Mababa talaga siya. So, yun. Then, marami pa kaming babaguhin sa bike na yan before Moto Builds. So, for this year, wala kasing competition yung Moto Builds, pero guest tayo sa Moto Builds for this year. So, it's our third year na sa Moto Builds, kaya yun, ito naman yung bike na entry natin, and hindi naman na siya competition, alam mo yun, parang papakita ka na lang ng ano, participate, yun, saka maging inspiration din sa ibang bubo. Yun, kita tayo itong guys likod sa taillight niya. Ito yung pinaka mabentang taillight talaga, eh. Maraming kumukuha talaga nito palagi. Kasi siya alinis niya, no? Sobrang malinis. Tsaka ano, simple, pero ano, medyo yung ano nga, minimal talaga. May dating talaga. Tapos sa battery, ito, dito na nilagay. Paano pag umulan? Pero okay lang ito, nababasa, di ba? Yeah. Dito nakalagay yung battery niya. Kaya kung ganyang battery box, kailangan may butas sa ilalim. Ito natin yung butas. Yan, nasa kanto. Ito. Yan, o. Itong mali, ang liit, ah. Tapos may tuning na ginawa, o paano ba? Yun, sa engine, may binago sa... May binago ng konti. So, yung owner, naging aim niya nung binubuo to, chill ride na lang daw siya. Bobber nga, di ba?
cover your chopper, gano'n. Cruising na lang daw. Kaso, nirebuild kasi yung makina nito dahil may yung exhaust stud na iwan. Sakit kasi ng keyway yon. So, sa lahat ng bibili ng keyway na brand nyo, tanggal, baklasin nyo na agad yung exhaust stud nyo, tapos yung tornilyo, lagyan nyo ng grasa. Saan ba yung banda? Saan ba, may kita ba natin yung dito? Yan. Lalagyan nyo ng grasa yan. Tatanggalin nyo, pag brand nyo, tanggal, tapos lagay grasa. Para hindi na dumating sa point na mapuputo lang kayo ng stud. Talaga? Sakit ng kiwi yun. Hindi ko pa nagawa sa akin yun ah. Hindi lang naman kiwi, pati ibang motor. Ito pa pala guys, na move na pala yung susian dito. So, hindi na yun yung stock na susian, pang TMX 125 na. Kaya kung titignan nyo guys, pati sa ilalim, malinis. Ganyan yung gusto kong wiring sa akin eh. Tapos ito guys, yung ano sa exhaust. Ito yung elbow. Paano ito pinagawa mo? Ay, ikaw tumira nito? Ah, tumitira na rin pala si Jomang ito guys. Mga exhaust. Itong elbow niya. Pati yung... Ito, ikaw na rin gumawa nito. Ayos ah. Custom made yung canister niya. Oval... Oval teeth. Ito ang tawag dito, oval teeth. Yan, ganyan. Ano siya eh? Simple... Siya yung uri ng exhaust na simple, pero... Simple, tapos slender looking. Parang sexy ganun. Oo, sexy nga eh. Pero ano yan, hindi siya straight na tubo lang. Meron siyang baffle sa loob. Dito, hindi, dito. Oo, sa loob. Para hindi basag na basag yung tunog. Oo, oh, ang base nga niya eh. Oo, maingay siya, pero hindi siya yung nakakairita. Not unless, if full rev mo talaga, yun. Meron nga eh, parang mga tunog Harley na ano, parang medyo bulahaw na yung dating. Oo, ano, ang sa exhaust kasi, wala nang problema na mag-open pipes tayo eh. Huwag lang yung parang nagpapansin. Oo, yung parang may mabubuisit na sa'yo. Yun ang di maganda sa mga gumagawa ng ganito na parang pilit yung tunog. Ano yun, tol? Pwede ka magmukhang cool na hindi ka... Nakabuisit. Umaak na cool. Oo. Yun yun. I-test kaya natin. Sound test, sound test. One click to. Sa likod, tire and rim size. Foxtone ang gamit. Ang rim size is... Yung 250. 2.50. By 17. Tapos ang tire size, ito yung sa cafe racer ni Justin. Ito na yung ginamit. 4.5 by 17. Yan. So okay naman, terno pa rin siya. Nasa ano lang talaga, pag e-execute ng styles and design, kailangan kasi smooth yung flow. Kailangan magaganda yung frame lines. Hindi ko naman sinasabi magaling ako. Pero, yun lang naman yung mga basic principles ng pagko-conceptualize. Yung mga triangles. Oo, oh, yun. Isa pa napansin ko sa mga cafe racer, yung mga lines na pa ganun, yung mga ganun, yung mga sukat, mga ganun. Kung mapapansin nyo, yung tone ng exhaust natin, naka-align siya sa flow nito. Ah, okay. Naka-align siya. Kaya hindi sobrang taas. Bali pag ganun siya, no? Pag ganun. Parallel. Oo. Kung hindi man siya parallel, konti lang, pero dun pa rin siya nakasabay. Parang yung pagde-design, hindi lang basta sinalpa, kailangan naka-reference ka rin sa ibang ano parts. Oo. Tapos yung flow ni Gastar, nag-flow siya pa ganun, tapos umismooth dito. Pababa. Tapos yung, di ba, itong frame dito, tumaas. Sisit, tumaas din. Tapos para mag-blend ng tuloy-tuloy, binawi sa dulo ng fender. Oo, oh, yun. Yung swing arm, 3 inches extended, pero papalitan pa daw nila. Tapos sa foot pegs, ito. Yung brake arm, yung peg ng brake arm, ano yun? Custom made. Yung shifter, custom made. Pero yung foot peg, ano siya? Pang Honda TMX. Ito. Hindi siya plug and play, yung foot peg. And last but not the least, wheel spacer. Yan. Mahal yan, yung wheel spacer na yan. Anong ginamit mo dito? Ang ano, tie parts. Pero anong bang issue talaga nung una? Bakit gumamit ng ganyang spacer? Hindi, kasi nag-ano na kami, speedometer delete. Okay. So, wala nga namang iwan ko yung... gap niya. Yung, hindi, yung reader. Oo. Tapos paputulin na yung cable, ang pangit. So yan, gumamit ako ng pang Honda Wave spacer. Ito yung guys. Pang ano, pang tie look, pang tie parts. So, yun, gaya nga nasabi ko mula kanina pa, hindi ako hater ng tie parts. magagamit nyo siya, as in, promise. Magagamit nyo ang tie part, especially sa mga details. Kasi, ang napansin ko sa mga tie parts, sobrang, ano nila, OC.
in terms of details. Maselan talaga sila sa detalye ng motor. Kasi yun nga naman kasi talaga yung nagpapaganda. So, palimisan. Pero nagtatay parts, nagtatay concept ka rin noon? Hindi. Pero may mga tropa na nagtatay. Ah, kaya doon mo nakuha yung mga ganong ano? Oo. Tapos, ina-execute na lang din. Yun, ganda naman ang kinalabasan. Actually, ano nga yung tayo sa atin eh, napaka sikat na sikat eh. Sikat na sikat sa atin eh. Kaya malaking tulong sila. Malaking tulong yung pyesa nila. Meron lang talaga na, ano, na over yung pagkakagawa. Ito, saan galing to? Ito? Ha? Ha? Ito yung trophy ko last year sa choppers category ng Moto Builds Pilipinas. Second place Sir to. Zach, okay. Second place. Kasi ito? Champion tayo ng bobbers and choppers category ng 2021 sa Moto Builds din. Oh, talaga? Oo. Yung orange yung dala mo, yung TMX? Pula yun, pula. Ah, pula. Actually, nandito siya eh. Ayan o, oh, nare-reconcept. Ah, yung sa barbershop? Oo. Ito yun, diba yun? Natatanda ko nga ito. Ito yun, yung nanalo. Okay. Ito yung nanalo. Ito, may nasabugan. Si Ken ba yan? Si Kevin. Tapos, ito, gabay ko. Yun. Okay.